game na. Pabuli na natin lahat ng ano. Share screen lang ako. Wait. Mali pala. Correct na tayo na yung screen to. So yan. Totally maraming actually tayong nalibang na topic. Pero start tayo sa pabalik kasi hindi naman siya connected with each other. Wait lang. Marami tayong topics na nakaligtaan. Pero technically speaking naman, yung mga topics naman natin for finals ay more on direct sub siya. Hindi siya concept-based, unlike nung midterms na dapat alam natin yung concept behind. Dito sa finals, more on formula siya. Tapos, basta tama yung input niya ng formula, tama yung pinagamitan niya ng values ay natama na kayo. Then, itong naka-show ngayon sa inyo, share moment diagram yan, which is naturo naman sa inyo daw sa SRB. So, ito naman share and moment diagram. Kasama kasi siya talaga sa topic natin for deform. So, tuturo na natin. Yung module 8, hindi na siya kasama. So, magiging topic ng finals natin ay 5, 6, 7, tsaka share and moment. So, yung share and moment naman, recap na lang siguro sa inyo yun. Then, yung 5, 6, 7, madali na siya. So, yung 5, yung transformation of axis, i-rotate nyo lang yung square. Yung 6 naman, torsional. Tapos, yung 7 ay flexural. So, yun. So, dito, so bale, sa recap natin ng, tawag ito, sa recap natin ng share and moment diagram, take note lang natin yung mga considerations. So, di ba sa shear and moment diagram natin, since naturo din naman sa inyo sa SRB, meaning to say, yung aralin nating figure dito ay in a state of equilibrium. So, ibig sabihin nun, balance lahat ng forces na nandito all throughout ng system. Tapos, ang purpose ng shear and moment diagram ay to determine, syempre, kung paano yung behavior nung forces alongside kada point. So, at makikita din doon, matetrace din doon kung ano yung magiging maximum moment mo, ano yung magiging maximum shear stress mo, maximum shear force pala. Ganon, all throughout. So, di ba sa shear and moment diagram natin, ang una nating nadodrawing lagi ay shear, tapos ang sunod ay moment. So, una, for example, meron tayong ganito. So, sa finals pala, may isang shear and moment diagram. Tapos, problem solving sa yung iba. So, yun. So, sana maraming makasagot nitong shared moment diagram. Kasi madali lang yung shared moment diagram na binigay namin nung finals. So, dito, so, meron tayong figure na ganito. So, meron 30 kilonewtons kay point A. Then, yan, may reaction kay B at may reaction kay F. So, alam naman natin kay B, kapag roller support, so kita naman natin siya, naka-roller siya, ang forces lang involved dyan ay vertical, which is yung reaction ni B. While kapag naman yung support na normal, yung ganito, pin support, may kumakontra sa kanyang vertical as well as horizontal force. So, kung ilalapat natin yung force diagram, ganito yung magiging itsura niya. Then, meron din ditong distributed load na 20 kilonewton per meter distributed along 7 meters. Tapos, may 50 kilonewton located dito sa may parting ito. Yan. So, first step, di ba, ang ginagawa natin muna sa first step, di tayo makakapag-shear and moment diagram unless otherwise hindi kompleto yung forces natin. Kasi, kailangan natin malaman yung mga forces na yon kasi yun yung gagamitin natin pang trace ng shear and moment diagram natin.
So dito kapag naman, so ano ba yung mga ways ng para magbalanse tayo? Summation ng forces alongside x or alongside y as well as summation of moments. So dito sa summation ng forces horizontal kasi meron tayong unknown fh. So kita naman natin na siya lang naman yung horizontal. So wala na tayong kailangang i-connect sa kanya or kailangang i-equate sa kanya. Pwede na agad natin siyang i-assume na fh is basically equal to zero. Then para naman makuha itong dalawang forces natin kasi meron pa tayong dalawa. So meron tayong reaction ni B at saka reaction ni force na vertical. Ni F na vertical. So since meron tayong dalawang unknown, kailangan natin ang dalawang equation. So saan tayo kukuha ng dalawang equation? So pwede tayo mag-moment formulas or moment equations pala or summation ng forces ky. So kapag nag-summation ng forces ky, pwede nating isum na RB plus FB minus 30 minus 50 minus 20 kilonewton per meter times 7 meter equals 0. Then doon mangyayari dalawa pa rin yung unknown. So hahanap pa rin tayo ng isa pang equation. So pwede tayo mag-moment. So kapag nag-moment tayo kay point B, so yung ginawa ko nga dito na una, nag-moment ako kay point B, mawawala si RB. So matitira lang is FB, masosolve natin si FB. So kapag naman nag-moment ako kay force F, kay point F pala, so mawawala ito, matitira to. Kaya may masosolve tayong dalawang values. So pali nag-moment tayo kay point B equals 0 na kung saan positive yung counter clockwise direction, magiging ganito yung formula natin. So 30 multiplied by 1 minus 50 multiplied by 4 minus 20 kilonewton per meter times 7 times 3.5 kasi gitna ng 7 ay 3.5 kasi siya ay rectangular plus forces vertical na 7 equals 0. So magkakaroon ako ng vertical F na 94.29. Then, para makuha si RB, pwede ka mag-summation ng forces KY or mag-moment ka na lang kay F. Wherein, ganito yung lalabas na value natin. So, meron tayong FB, meron na tayong RB. So, since kompleto na lahat ng forces natin dito, pwede na tayo mag-shear diagram. So, paano nga ba gawin yung shear diagram? Magdadrawing lang tayo. Itetrace lang natin lahat ng points na kung saan may forces involved. So dito, tinrace ko ito, ito, si D, at saka si F. Then, kada point, syempre, alamin natin yung ano nga bang forces yung involved dun. So dito, kay point A, may pumatak na 30 kilonewton. So, if this is your datum line, ito, kung ito yung datum line natin, syempre, zero to. Naka-zero sa dito eh. So, 30 minus 30 kasi pababa. So, negative 30. Tapos, from point A to point B, wala namang ibang forces na nangyari or walang reaction na nangyari. Meaning, sa start ng point B, 30 pa din siya. Tapos, wait. Atang point dito. Tapos, dito naman kay point B, nagkaroon ng reaction na 125.71. So, from negative 30, magdadagdag tayo ng 125. Kaya, ang lalabas dito is 95.71 lang. So, ganyan. Ito pa lang kulay para masaya. Ganyan. So, from point B to point D, merong nag-involve na force na ganito, distributed load. So, ang value niya ay 20 kilonewton per meter times 4. Kasi from point B to point D, meron siyang 4 meter distance. So, since pababa yung value niya, meaning to say, yung 95.714 natin, bababa ng 80 kilonewton. Kaya ito is ganito yung mangyayari.
From point B to point D, bumaba siya ng 80. Kailan nyo ito? Ngayon, dito ngayon, kay point D, nag-exert ng 50 kilonewton force. Kaya yung 15.740 natin, buwasan natin ng 50, kaya siya nagkaganito. -34.286 something. Then, from point D to point F, may nag-act na force na 20 kilonewton meter exerted in a 3 meter distance. So, meaning to say, 20 times 3, negative 60. So, from negative 34.286, dadagdagan pa natin siya ng 60 pababa. Kaya naging negative 94.286. Yan. Tapos, tsaka pa tayo mag-exert doon ng force na FB na 94.286. Kaya mangyayari is pag ganito. So, kung itetrace na natin yan, yan na yung shear moment, yan na yung shear diagram natin. So, highlight lang. Ito, highlight na lang natin. Bahala na kayo kung paano kayo mag-highlight sa exam. Basta highlight niyan. Yan. Basta ganyan. So, yan. So, yan na yung yes po. Okay lang. Sige. Yan, G. Tapos nga pala, exam nyo ay Webes. So, 5 to 3, 5, no? So, yung PSET nyo, baka Sabado o Linggo ko hingin. Sure pa lang hindi Linggo kasi ako yung wala. Wala ako sa... Basta wala ako dito. Sabado. Baka Sabado ko hingin ang PSET nyo. Baka lang. Hindi ko sure pa. So, yun. So, yan. So, ganyan na yung shear diagram natin. Next naman gawin natin is moment. So, sa moment, sa pagmo-moment natin, hindi ko na ako natinuro sa inyong method, pero baka naman naturo sa inyong area method na kung saan gagamitin lang natin is yung area ng nakuha natin sa shear diagram. Kasi minsan, ang area method mas madali compared sa yung moment equation yata yun. Basta. Hindi ko din kasi tanda masyado. Pero, yun. Wait pala. Tabangan ko to. Yan. Wait, gawa ko lang ngayon. So, dito sa moment diagram natin, mangyayari lang dito is alamin natin yung area. So, area method yung gagamitin ko dito. So, bakit area method yung gagamitin? Mas madali siya kasi ang sisimple nung nakuha nating area dito sa shear diagram. So, kailan siya hindi magiging simple? Kapag nagkaroon ng curve yung shear diagram mo. So, kasi pag nagka-curve, di mo siya makukumpita ng area na medyo saktuhan unless otherwise, mag-integral kayo. Pero pag ganito naman, na kung saan kita nyo na siya rectangle lang, trapezoid, trapezoid, na kung saan na rectangle ay base times height, trapezoid ay 1/2 ng base times dalawang height, madali na siya mag-area method na lang kayo kung sakali. Tapos, pagbabasehan nyo na lang dito is, paano ba? Pagbabasehan nyo na lang dito is, paano yung magiging itsura, baga, paano yung magiging itsura ng ano nyo, magiging itsura nung shear moment diagram nyo after may lapat. Yung ganun. So dito, sabihin na natin ito is area 1, ito area 2, ito area 3. So,
mangyayari lang dito, solve lang natin yung mga area nito. So area 1 natin basically ay equal sa 30 times 1. So sabi natin isama na natin yung n niya. So negative 30 na, no? So negative siya kasi below siya sa datum line. Yun lang naman yun. So equal negative 30. A2 ay equal sa 0.5. Tapos ang base niya ay 4. Tapos ang height mo ay 95.714 plus 15.714. Hindi ko lang kung anong sagot. Equals, wait lang. 2 times 95.714 plus 222. Pag-3 mo naman ay equal sa 1/2 ng base, which is 3. Kasi from D to F may 3 meters. Yan. Times 4.26 minus 34.26. Or pagkasin na lang natin siya para hindi malito. Tapos yung negative mean na lang yung sagot kasi siya ay below ng datum line. Equals negative ba eh? 0.856. Ayan. So yung area 1, area 2, area 3 natin. So maganda pang check din dito kasi. So sa shear and moment diagram, magzi-zero at magzi-zero out yung huli natin. Kasi una sa lahat, siya ay equilibrium. So meaning to say, ang forces mo dito lahat, balance eh. So dapat sa shear and moment diagram nyo, matatapos at matatapos siya lagi sa zero. Which is dito sa datum line. So kung pansin nyo dito, bago siya umakyat dito sa ano, bago siya na-exerta ng 94.286 kilonewton na vertical force upward, yung huli niyang point before that is yung opposite niya, which is yung negative 94.286. Then dito naman sa moment diagram, kung pansin ninyo, kung pagbabasehan natin is yung datum line as reference, so yung area 1 at area 3 natin is negative, i-add nyo siya sa area 2 nyo, 0 ang lalabas dyan. So, 0 pa din. So, gawin na natin itong, napataas yata ako dito. Gawin na natin yung shear and moment diagram. So, di ba sa shear and moment diagram natin, kapag ang una natin ay ganito, ang sunod ay paganito. Tapos ang sunod dito ay yung pa-curve. Sabi nila. Anyways. Tapos yung pangatlo naman ay pa-curve. Paganyan. So di ba yun yung tatlo? So dito, since alam natin na siya ay rectangular, mag-expect tayo na ang magiging reaction ni dito sa moment ay pa-diagonal. So from here, so meron daw tayong negative 30. So meaning to say, meron dito yan, meron dito negative 30. Wait lang. Tapos, wait. From yung area 2 mo naman ay 222.856. So mangyayari dyan is from 30 magdadagdag ka ng 222.856. So meron kang 192.856. Sabihin natin nandito yan. Then yung pangatlo naman from area 3 bababa ulit siya ng negative 192.856, diga? So, bali, ang patak niya ay dito sa 0. So, ang gagawin nyo na lang kasi masayang buhay ay magte-trace na lang ulit tayo. So, ito ay 192.856. Tapos, ito ay, syempre, 0. Hindi ko nagte-trace. Ang gagawin lang natin dito, okay. Yung 0 dito is pag ganito. Kasi
horizontal line to, so ang kasunod niya talaga is diagonal. Tapos dito naman, from negative 30 to 192, so meron tayong pinagbabasa yung circle, diga, na ganito. So alamin natin kung ano yung behavior ng shear force mo, tapos kung siya ba ay positive or negative. So una, ito is above the datum line, so meaning to say ito ay positive. So pagpipili nyo na lang ay itong plus D o plus I. Tapos kung kita nyo naman yung behavior ng force mo dito, siya ay decreasing. So bali, ang gagamitin natin is itong positive decreasing. So bali, ang curve mo is paganito. Kaya mangyayari dyan is, at gantong kulay, paganito yung curve. Pangit. Okay na natin yung curve para masaya. Yan. Ganyan na yung curve natin. Tapos, ganito din sa, ano natin, isa. Since diagonal line din siya, meaning to say curve din yung kasunod. So, siya ay negative. So, pipili ka na lang dito or ito. Then, in terms of magnitude, palaki yung gana niya. So, meaning to say, ang gagamitin natin is itong negative increasing. Kaya, ganito yung magiging curve ng ano natin. Kaya, mangyayari dyan is ito na yung yan. So, ito na yung ano natin. Shear and moment diagram. Kung gusto niyo pa makakuha ng maraming example, marami sa waiting na shear and moment diagram na for sure mas magaling mag-explain. So, yan na yun. Yan na yung ano lang, recap ng shear and moment diagram natin kasi naturo na to sa inyo. So, yun. So, ano mga kailangan tandaan dito? Ito. No, hindi ko tanda kung ginamit namin to dati. Pero, okay siya. Hindi ko sure kung ginamit ito dati. And, ano pa ba? Ba't yun ang dito? Tapos, siyempre, kailangan tama yung forces niyo dito. Kasi pag mali na kayo dito, mali na shear moment diagram nyo. Kasi, kamali kayo na sa dito, mali na yung drawing niya. So yun. So yun lang naman yung share and moment. Bale, recap lang talaga siya. May ano ba kayo dito? May questions ba kayo? Hindi ko kayo bibigyan ng mahirap na share and moment kasi hindi ko rin gets mismo to dati. So madali lang yung mapapabigay sa inyo. Ayun, may questions ba? Share moment. Bago tayo mag-proceed dun sa dalawang topic na hindi ko naturo sa inyo. Kung wala naman, meron ba? Meron. Wala naman po. Kung wala naman, magbabasa na tayo ng module. Pero ano lang naman to. Punta tayo sa, ito naman na-discuss ko na to sa inyo. Nilalabas ako is dito. Sa major ay hindi ko pa sure kasi hindi pa approve yung finals namin. So hindi ko pa sure kung ano ipapagawa ni Donna. So yan. Yan, chapter 6. So ito yung hindi ko ata naturo sa inyo. 6 at saka 7. So dito, mas madali ay mag-7 muna tayo. Wait, ano bang maganda sa 7? 7 is... Okay, 7 muna tayo. Hindi ko ito kailangan. Yan. 7. Flexural stress. So, bali yung flexural stress lang, technically speaking, ang other terms of flexural ay bending. So, kapag ang ano mo is lumikaw. So, nabawa, meron ka ditong ito. May bar kang ganito. Park kang ganito, tapos nag-insert ka ng force, magkakaroon siya ng bending force, magkakaroon siya ng bending reaction. So, yun na yung magiging flexural stress natin.
So, ano bang kailangan sa flexural stress? Tandaan nyo lang na ganito lang ang formula na gagamitin natin for flexural stress, wherein your maximum stress ay equal sa MC over I, wherein yung M is your maximum internal moment. So, yan. Your C is yung perpendicular distance from the neutral axis to a point farthest away sa neutral axis. So, yung neutral axis dito, bale, siya yung magiging centroid. Centroid. So, yung neutral axis mo dito ay yung centroid nung figure mo. Then, syempre, yung I is yung moment of inertia. So, hindi ko sure, pero sabi naman is naturo nga yata. Naturo naman yata sa inyo ang moment of inertia. Which is itong mga ito. In sa IX, IY is ganito. Triangle ganito. Sa circular ganito. Sa trapezoidal ganito. Mga ganito. So, hindi naman natin kailangan pakahirapan yung sarili natin kasi meron tayong integral way, di ba, ng pagsusod ng centroid. Pero pwedeng na natin siyang i-disregard kasi sa actual naman, sa trabaho, sa site, or sa real life situation na, iiwas at iiwas ang mga tao sa irregular shape na gamit. Kasi siya yung mas prone to breakage. So, more on mag pupunta sila sa mga commonly shaped na gamit. Kaya, kung meron namang mga rectangular, circular, ganun, mas gusto ng mga designers yon. So, meaning to say, kahit sa ulo nyo na lang yung mismong general formula ng rectangular tsaka circular, kasi di naman siya magbabago ng formula. Kasi ito is derived na from integral. So, ito sa ulo nyo na lang. Kasi, lalo na to, gamit to, triangle naman is divide nyo lang sa 3, which is parang sa area lang, which is divide sa itong sa inertia ay 3. So, from 112, magiging 1 over 36. Yun lang. So, sa circle, ganito lang din. Tapos, sa semicircle naman, ganito. Siyempre, na-divide ng 2. So, 1/4, magiging 1/8. Yeah. So, yung trapezoidal, ganun din. So, ganun. Pero, ang mga combo na nagagamit, lalo na sa trabaho, tsaka sa pahuli, sa words nyo or sa ano, is rectangular, triangular, circular. Kasi siya yung hindi kain oras isolve at siya yung hindi kain oras masolve tapos yung concept is nandun doon. Kasi purpose naman ng board exam is dapat alam nyo lang yung concept. So, tapos yung mga tanong doon, mga madadali lang. Kasi sa within 3 hours, kailangan nyo mapagsagot na isang taong tanong. So, hindi kayo bibigyan ng mahirap na tanong doon. Magbibigay doon is yung basta pasok sa concept at madadali. So yan yung tatlo. Yan yung anim na ang common is itong apat. So nangyari dito sa chapter 7, nagpahapyaw muna kung paano nga ba mag-solve ulit ng centroid as well as moment of inertia. So basically, 'di ba, dito sa centroid natin, ang formula naman ng centroid natin is summation ng area times yung distance niya plus area times distance niya all over summation ng area. So for example dito, so meron tayong T-shape na kung saan meron siyang dalawang shape na pwede niyong ma-generate. Isang rectangular na 3x8 at isang rectangular na patayo naman na 2x10. Yan. So, syempre, ang gagawin lang natin dito is magseset muna tayo ng base axis. So, sabihin na natin ito yung base axis natin. So, para mas malocate natin ng centroid in terms of y, kasi for sure ang x is dito nasa sinet nating centroid. So for sure, nasa origin siya kung ganito yung gagawin natin kasi kita naman natin na siya ay symmetrical. So dito, ang ginawa na lang is yung Y. So mangyayari dito is, syempre, yung una is area nitong mahabang portion, which is 2x10. So ito yung area mo, 2x10. Times yung distance ng centroid mismo ng rectangle dito sa axis mo. Kaya 5 inches 'yan.
Plus, yung pangalawa naman, area nung rectangle mo, so siya ay 3x8. Plus, yung distance niya dito sa neutral axis mo. So, bakit siya 11.5? Kasi ang distance nitong rectangle mo ay 10. Tapos, di ba, centroid nito ay nasa 1.5 kasi siya rectangular, nasa gitna. So, meaning 10 plus 1.5, 11.5. All over summation ng area na ganito, kaya ganito yung lalabas na value ng centroid. So, dito sa solution 2, ang ginawa naman niya is iniba niya yung axis niya, which is nasa taas. So, dito naman sa solution 3, pwede naman tayo magbawas. So, ang ginawa niya dito, nag-triple centroid. Pero ginawa siya, tinrit niya as one rectangle, tapos binura niya to. So, pero suggest ko is magganito na lang. Mas madali yung ganito. Tapos, basta hindi kayo malilito kung ano yung iseset niyong axis. So, yan. Ayan. So, bale, ganito yung pag-locate ng centroid. Since kailangan natin to para sa pag-moment of inertia natin. So, dito, next natin is hanapin na yung moment of inertia. So, ano nga bang concept ng moment of inertia? Basically, ang moment of inertia is base dito sa parallel axis theorem. Kasi ang sa parallel axis theorem, nagkakaroon ng plus ganito. Wherein, hindi mo natin kailangan yun. I mean, kailangan pala natin. Pero, di lang siya nagiging itong mga to, may plus zero lang yan talaga. Kaya lang nagiging base pa rin siya sa parallel axis theorem. So, anyways. Gawin na natin yung dito. So, dito, a sample is determine the moment of inertia ng cross-sectional area na T-beam. So, ganito yun niya. About the centroidal x' axis. So, ito yun. So, ang gagawin lang natin dito, since itong centroidal x' axis na to, ito yung location ng centroid mo. So, kung pansin natin, 8.55 inches, which is ito. So, yan na yun. Bale, ang gagawin lang natin is gagamitin lang natin yung parallel axis theorem na kung saan ang summation nun is wherein ang summation ng moment of inertia mo is basically the summation of yung moment of inertia ng object na yon plus area times yung distance na naka-square. Itong distance na naka-square na to is distance ng centroid ng shape na yon to the centroid of that whole figure. So, makikita naman natin yon mamaya. So, try natin dito. So, una is assume natin ng ating figure 1 is itong rectangular na mahaba. So, sabi natin ito yung 1, ito yung 2. So, dito kay 1, so 1 half BH cube. So, 1 over 12, base na 2 inches, tapos height na 10 inches na naka-cube. So, yan yun. Plus, syempre, area niya. So, 2 times 10, di ba? Times yung distance. So, sabi ko nga kanina, distance ng centroid sa centroid. Or, centroid mo sa main centroid. So, ang main centroid nito is, ang kailangan natin malaman is itong distance na to. Kasi, di ba, ito yung main centroid natin. Tapos, ito yung centroid ng... Tawag ito. Ito yung centroid ng rectangle mo.
So, kung ito ay 8.55 from the bottom, ito ay 5 inches from the bottom, mangyayari lang, pag minusin lang natin siya, para matitira is itong, ito. Kaya nangyari dyan is 8.55 minus 5 inch. Naka-square. So, yung next naman, wait, saan na ba ako? Is, ito namang isa. So, 1 over 12 BH cube ulit. So, 1 over 12, base mo na 8 inches, tapos height mo na 3 inches, which is H cube. So, ganito. Plus, area mo ulit na ganito, times ito. So, from here to here, ito ay 4.45. So, bakit? Kasi siya ay, ang total niyang height kasi is 13. So, from 13, meron ditong 8.55. So, meaning to say, meron ka ditong 4.45. So, ngayon, na kailangan natin malaman is distance nitong itong part na to. So, yung 4.45 mo, maminusan ko lang na 1.5. Parang matitira is ito. Diba? Yan. Para yan yung matitira. So, yung 4.45 minus 1.5. So, magkakaroon ka na ng moment of inertia na 646 inches raised to the fourth. So, dito, masasabi ko na wala nang pake dito yung sign convention. Basta, tama na yun lang. Ang masusunod nyo lagi is itong distance na to at saka itong distance na to. Kasi ang bearing nitong dy squared na to is yung distance from your main centroid to the centroid. Basta yung pag-itan ng dalawa, which is lagi naman positive value. Kung ang usapan is gano'n ka, anong value ng pag-itan ng dalawang yan, which is a positive value na lang. So dito, discarte na lang kung paano tayo magkakasolban dito. Kasi dito sa moment of inertia, magkakatalo na lang kayo dito sa distance nyo. Kasi itong area na to, di ba ito is BH cube? So sa formula naman na rectangle BH, so, meaning to say, alam nyo na tama na yung gagawin nyo dito. Lalagyan nyo lang ng cube yung isa. Tapos, 1 over 2. Ilan naman yun? Tapos, dito lang talaga tayo magkakatalo. Dito sa tinidistance natin na ini-square pa natin. So, yan. So, ito, ganun din. Bale, ganun lang din yun. So dito ang ginawa is nagtrato siya ng 3 shapes. This is number 1, number 2, number 3. Kaya dito is tatlo din. Kaso, nag-twice lang ng isa. Kaya, ano. Ito yung rectangle A, ito naman yung rectangle B. Tapos, nangyari na lang dito sa moment of inertia, dinoble. Kasi may magkapareho. Ito at saka ito. So, yun. Ayan. So, ito, recap. Recap lang naman itong moment of inertia kasi kailangan natin to sa pagsosolve ng flexural stress. Kasi going back sa first topic nito, flexural stress nyo ay ganito yung formula, wherein kailangan nyo ng moment of inertia. And kailangan nyo nito. Itong naman moment na to, ibibigay na namin para madali. Then, itong C, syempre, distance lang din to. So, huwag sana tayo magkakamali sa distance. Kasi, pag nagkamali tayo dun, sala na agad. Tapos, yung kasing sina din nito, tandaan nyo na lang din na ito yung this is where your sigma max acts or dito nangyayari yung maximum flexural stress dito sa C. So, syempre yung M ganun. So, pag i-apply na natin siya sa sample problem na may solvan na ng flexural stress, ganun tayo magiging gana niya. Yan. So, for example, meron daw tayong rectangular beam in the given cross-sectional area. So, meron akong 6 na base at height na 12.
Basta tinatanong ay determine the moment daw. So, gawin na natin yung pagsasolve. Diba, ang formula natin dito, ganito ay equals MC, what the fudge? MC over I. Tinatanong I moment. So, ito. So, meron kayong given dito sa diagram na 2 kay SI. So, kung kita naman natin yung diagram, yung 2 kay SI ay nakalocate dito sa malaki. So meaning to say, kung makikita natin dito, palitang gana niya, tapos palaki ulit. Or should we say, yung 2KS ay yung maximum flexural stress natin. Kasi dito, wala tayong makitang ibang stress na mas malaki pa sa 2KSI. Kasi yung 2KSI, siya yung dinedesignate ng arrow na kung saan yung arrow na yun nasa dulo na ng triangle. So meaning, yung 2KSI natin, siya yung mataas na value. Pinakamataas na value or siya yung maximum value. So, meron na tayo nito. Wala na lang natin ay C at saka I. So, paano natin makukuha yung I? Gagamit lang tayo ng moment of inertia. 1 over 12 bh cube. So, 1 over 12, 6 times 12 cube, 864. Tapos, sabi ko nga, yung C is yung distance from your neutral axis or sabihin na nating centroid. So, saan bang centroid nitong rectangle natin? Siyempre, nandito yan. So, ang distance nito from dito is 6. Kaya, 6 ang ginamit dito. So, mangyayari lang dyan, literal ka lang magdadirect sa... So, magkakaroon ka na ng moment. So yan, yan yung simple flexural stress formula na gagamitin natin. Yan. So dito, sabi ko nga, hindi magbibigay. So dito, pag ganito yung tanong, ikot lang po sa apat na unknown. Isa doon na nga hanapin, tatlo ay given o kaya merong iba na isosolve. Pero isa lang yung pinakahinahanap kapag flexural stress ang formula. So, literal ka lang magda-direct sub. So, sabi ko nga, ang finals natin, more on direct sub, pero make sure na tama yung isa-substitute nyo. Kasi the moment na nagkamali ka ng substitute, mali na yung sagot. Next, meron mo next is, so, meron daw tayo ditong beam. Wait lang, guys. Check lang ako. Wait lang guys, ah. May i-check lang ako.
date lang. Dito, meron tayong simply supported beam. Tapos, itong beam na to daw ay isang I-beam. Wherein, kita naman yung cross-sectional area dito kay figure B. Figure B ba yung term? Yan. Tapos, dito kay figure A, kailangan lang, binigay na naman yung maximum moment, which is 22.5. Which is, makukuha naman sa pagkaganito. No, di ko natanda kung paano, pero sa cantilever, sa ganito na distributed load, meron siyang corresponding na maximum moment na paganito. So, yan. Mangyayari dyan na tinatanong ay determine the absolute maximum bending stress. So, dun sa MC over I equals stress, may given na tayo na moment. Ang inahanap naman ay MC over I. Ang wala dito is yung C at saka yung I. Kasi yung M mo meron na, which is 22.5. So, kailangan natin alamin yung value ni C at saka value ni I. So, dito pwede tayo mag-designate ng two shapes only, wherein ito yung shape 1, tapos yung shape 2 naman is ito. Mata niya mag mga kulay. Pero anyways yan. Okay, ito lang yung mga kulay. Basta yan. So ito yung shape 1. Tapos yung hindi na lang na shade yung shape 2. So mangyayari dyan is technically. So meron na. Sinabi na nga dito. Meron na tayong maximum moment na 22.5. So alamin na lang natin is yung I as well as yung C. So dito yung C, since alam naman natin na ito ay symmetrical, meaning to say, nandito yung centroid mo. Matik, nandyan yung centroid mo. So meaning, ang distance nito to your farthest distance is this is 0.5 tsaka 20. Kaya mangyayari 0.17. Kaya ito yung value ng C natin. 0.17 meters. Yan. Yan lang naman yun. So, sir, pa ulit. Ulit. Yung C natin, di ba, balik tayo sa description ng C. Perpendicular distance perpendicular distance na neutral axis to a point
farthest away sa neutral axis. So, balik tayo sa example. Look, lumampos. Hindi pala. Ituloy. Yan. Ito ang neutral axis natin kasi syempre, neutral axis nga, sabi ko sa inyo, is yung centroid nyo, which is yung center of gravity. So, yung neutral axis nyo, to a point farthest from your neutral axis, meaning yung 0.15 plus 20. I mean, yung 150 mm plus 20 mm. Kaya siya ay 0.17. Tadaan. Yeah. So, bale, ang kailangan lang nating alamin is, meron na tayong moment, ay nalanganapin natin. So, hanapin natin yung I. So, dito, gamitin natin yung parallel axis theorem. So, dito, bakit nag-twice? Kasi, dalawa yung ganito. So, since siya naman ay symmetrical, meaning to say, yung distance niya from here to here ay pareho lang. Kaya, nag-twice na lang siya. So, gawin natin yung 1 over 12 base times side cube. So, ang base natin ay 250 mm or 0.25. Height mo is 0.02 na naka-cube. Plus, area mo ulit na ganito nga. So, sabi ko nga sa inyo kanina, madali na yung base at height. Ulitin nyo lang ito, tanggalin nyo lang yung cube. Times distance na 0.16. So, bakit sa 0.16? Ang distance nito sa centroid na to. Kasi kung ito ay 20 mm, meaning to say, yung centroid nyo ay nandito sa pagitna na 10 mm. So, from here to here, 150 plus 10, kaya siya ay 160. Kaya, 0.16 meter squared yung distance niya. Next, ito namang mahabang ito. So, 1 over 12 base cube, literal. So, 1 over 12 base mo is 0.02. Tapos, ang height mo is 0.3 kasi dalawang 150 cube. So, nasan yung plus na to? Since ito naman, so pwede tayo mag-plus. Sige, maglagay tayo ng plus. Base times height, yun na pa rin. Tapos, yung distance naman na to is from here. Tapos, ang centroid naman ito, nandito din. So, meaning to say, ang distance niya, zero. Kaya, mangyayari dyan, ito lang yung magiging, ano niya? Kaya, mangyayari dyan is twice nito plus 1 over 12 base cube lang. Which would give me a value of 301.3 times 10 to the negative 6 meters raised to the power. Cause yan, direct sub. Wait lang guys ha.
Tapos na ako mag-run sa aking katrabaho. So yun, ito naman is wala, tatungalta. Ito naman ay, wait. Discuss ko po ba ito? Sige, discuss ko ito. So, dito naman sa sample 7, so, nag-start, ano lang dito. So, naalam lang dito is ano yung mass worth gamitin. So, dito sa isa, na kung saan madali lang yung bh cube over 12, tapos rekta, ganito ka lang ng formula, or magdadagdag tayo ng rib. Kasi pag nagdagdag tayo ng rib, syempre, dagdag materialis siya. Tapos titingnan pa natin kung kung tatas ba or bababa yung kung tatas ba or bababa yung stress na involved. Nangyari lang dito, syempre, dito sa scenario 1, rectangular lang siya talaga. Wait, pangata rectangular ko. Rectangular lang siya talaga in a sense na bh cube over 12 nyo lang ay ganito. Tapos, syempre, mc over i ka lang. So, meron ka na kasing given na moment dito. So, yung c naman, syempre, yung distance niya, sabi nga yung farthest. So, madalas ang distance dito is yung patayo. So, pansin nyo dito, ang ginamit is yung 0.015. Kasi ang gamit lagi is IX. Kung pansin nyo, ang IX dito kasi ito yung base, tapos ito yung height. Yan. Tapos, syempre, yung I nyo, which is ito ang na-solve na natin. Yan lang naman yan. So, kapag naman naging rib siya, syempre, mag-iiba na yung centroid. Una, mag-iiba yung location ng centroid nyo. So, gagamit tayo ng centroid formula. Nasa gitna pa rin naman siya, pero tatas na siya. So, instead of nandito sa 15 millimeters, baka yan, magiging 15.92 millimeters na siya kasi nagdagdag tayo ng dalawang rib. Itong dalawa. So, syempre, centroid formula lang yan na kung saan magkaka-generate tayo ng value na ganito. Ngayon, yung C, mag-iiba na din. Kasi sabi nga, yung farthest. So, since ito na yung magiging total length nyo, minus nyo dito, mas malaki pa rin to. So, meaning, mas mahaba to. So, ito yung farthest length.
Then, yung inertia, magbabago din kasi magpa-parallel axis theorem na tayo. Kasi ito ay tatlong shape na. Isang malaking rectangle at dalawang maliit na rectangle. So, magkakaroon na tayo ng ganito. Tapos, direct sabto. So, makikita nyo dito, mas tumaas yung stress niya. So, meaning to say, dito na lang ako sa mga katipid ng materyales, konti pa yung stress niya. Which is, sabi nga dito, this should be omitted kasi it increases the normal stress rather than decreasing it. So, nadagdag na nga siya ng stress, nakamahal pa ng materials kasi nagdagdag ka ng rib, which is mahaba din yan. So, wag na lang nating dagdagan. Uniform pa yung object natin to start with. So yun lang yung flexural. Wow, nakalabang topic na agad. Punta na tayo sa last topic. Para kung sakali mabigay ko na agad yung quiz sa inyo. Kung sakali. Last topic natin. Is torsional. So ito. Oh, sige po. Sir, may tanong lang po. G. Anong tanong? Anong tanong? Bakit po dyan sa, ano, sa last equation po, eh, hindi na po ginamitan nung ano, nag-plus po ng AD squared? Wait lang. Dito sa ano, dun sa may rib? Apo. Meron dito? Ito yung AD squared. Diba, ito yung una. 60 by 30. 30 by 60. Tapos area niya ulit. Tapos yung centro, distance ng centroid sa centroid. Tapos ito naman pangalawa, twice siya kasi dalawa yung rib. Na kung saan ang dimension niya ay 10mm by 5mm. Kaya ganito yan. Times distance niya ulit. So, distance ulit ng centroid ng maliit mong rectangle sa pinaka-centroid ng figure mo. So, yan. Gumamit siya talaga. Ito. Yan. Parallel axis theorem. Box ba? Sige po, sir. Para doon po sa without ribs po, hindi mo talaga doon gagamitan ng ano? Ng AD squared. Hindi tayo gagamit dito ng AD squared kasi basically, nandito na yung centroid mo. Tapos kung gagamit ka pa ng AD squared, di ba ang AD squared nyo, ang D mo ay distance ng centroid sa centroid. So ito kasi one shape lang. So meaning to say, ang centroid nitong shape na to at yung centroid ng main shape mo ay iisa. So meaning to say, distance mo ay zero. Kaya mangyayari yung AD squared mo, since yung D squared mo equivalent to zero, mangyayari ganito na lang yung magiging equation mo. Ito kasi naka-plus zero. So, wala na yung zero. Kaya po, sir, get. Yan. Box.
Sir, bali dun lang po gagamit ng pag may iba't ibang ano shapes. Dun lang tayo gagamit ng okay po. A-Discord. Pero yung origin po, alimbawa po, tatlong shape. Dun po sa mismong, alimbawa po, nandun po sa gitna nun yung centroid, hindi po dun gagamit ng ano no. Oh, kailangan natin mahanap muna yung location ng centroid. Kasi dun na papasok yung summation ng area times distance plus summation ng area times distance sa lower area. Kasi yung d squared na yon, sabi ko nga kanina, ay distance ng centroid mo sa centroid ng main, nung pinag-combine-combine na shape natin. Kaya mangyayari doon ay yun, magkakaroon ng ganun. Magkakaroon ng d squared. Pero kung one shape lang naman, yung d squared na yon magiging zero. Kaya wala na. So yun. Punta na tayo sa torsional. Haba ng torsional na ito. Yan. So yung torsional formula, ito, torsion. So dito, purpose lang ng torsion natin is kailangan natin ma-understand dito. So dito, syempre ito yung right-hand rule na madi-discuss later on, then yung torsion is paganto. Then, designate lang natin itong mga letters na to. So yung C, bali siya yung distance nung, ito kasi sa torsion, madalas, or sabihin na natin lagi, ang gagamitin natin dito ay circular rod. Kasi madali mag-solve ng torsion kapag ang given mo ay circular. Kasi kapag nag-twist siya, more or less, paikot pa rin yung gana niya. Compared sa rectangular na magkakaroon pa ng deformation sa... Sabi natin magkakaroon na ng malaking deformation sa cross-sectional area mo. Diba? Compared sa mga circular rod. At saka wala talaga nagamit ng rod na hindi circular. Kaya nga siya rod. And kung gagamit ka man ng mga beam o bakal, madalas pabilog ang gana nun. Bihira gumamit ng square beam or square na gamit. Square ang cross-sectional area unless otherwise, kailangan gamitin. So dito, itong distance, so itong sabi natin center yan. Yan, center yan, point na yan. Itong C. Okay? Ito ay C. Yung C na yun, hanggang sa dulo siya ng circle mo. Or kasi nandun yung tau max. Kapag naman nasa loob siya ng area ng circle mo or sa loob ng cross-section na ng area ng circle mo, magiging yung sa density na lang yung gamit. Tapos, ang equivalent naman niya ay tau. So, in a sense, kapag itong row mo ay pumatak sa dulo, yung rho magiging C. Tapos syempre, yung tau magiging tau max. Kaya pwedeng itong C na to at itong tau max na to, alisin na natin sa isip natin. Ang isipin na lang natin is yung rho at saka yung tau. Diba? Yan, yan na lang yung tandaan natin. So ano lang, basta pag nag-maximum siya, yung rho magiging C. Diba? Tapos yung tau, syempre, magiging tau max. Yan, ilang naman yan. Di ba pala tapos mag-run ito? Ah, nagkakabula na. Anyways. So yan, ito naman is relation proportion lang naman. Pero ito, wag natin. So papatak siya dito. So kung ang tau max nyo ay TC over J, so for sure ang tau nyo ay T rho over J. Kasi sabi ko nga, ang tau ay equal sa tau max kapag yung rho ay equal sa C. So mapapansin nyo dito, yan. Ganyan na yung naging formula.
Tapos yung J, isa lang ang formula niyan. Pi over 2 C to the 4th power. Wherein yung C, syempre, radius niya na lang yan. Kasi rad naman yung gagamitin natin, ang J nyo ay R. O kaya pi over 2 R to the 4th power. Syempre, kapag siya ay butas, pwede butas. May inner radius at may outer radius. Which is common naman kasi kung pansin nyo dati sa pressure vessel yata, may ganito din. So, ganito lang. So dito sa sample 2, so meron tayong shaft na ganito. So ang tinatanong is determine the shear stress developed sa points A and B na located sa section AA. Yan. Itong AA na to, kung hahatiin natin, ganito yan. Na kung saan yung A daw ay nilocate niya dito sa dulo o sabihin na natin siya yung C. Tapos si B naman ay nandito sa paloob. Na kung saan may corresponding siyang distances na ganyan. Gawin lang dito, syempre dito ay summation lang tayo ng forces. Or dito naman, summation ng torque. So dito, so yan, so nag-method of section tayo dito. So syempre dapat mag-stabilize yung ano natin or mag-equal. So dito 42.5 minus 30 plus minus T equals 0. Kasi kung itong i-assume natin positive, ito negative, ito negative. So, ganito yung lalabas. Where T is equal to 12.5. Kung ito naman ang gagamitin natin, itong kabilang ito, so mangyayari dyan, 12.5 is equal to 12.5. So, meaning to say, ang torque talaga dito kay section AA natin ay 12.5 kips per inch. Kip inch. Sorry. So, moving forward. Kip na tayo. So, ayun, alamin natin ang polar moment of inertia, which is yung J. Kasi di ba tinatanong dito ay shear stress. Wherein yung stress mo ay equal sa, sabi ko nga kanina, T rho over J. Di ba? Ano ang magiging tau to? Yan ay T rho over J. Wherein yung T, syempre, meron tayong torque. Yung rho, yung magiging distance ng radius. So,
and yung J yung polar moment of inertia. Yung J natin hindi magbabago regardless kasi ang J natin nakadepende lang lagi kung siya'y solid o kaya hollow. So kung solid siya, syempre, tiro, I mean di pala, pi over 2 radius to the fourth power. So yung pi over 2 mo times yung radius mo na 0.75 raised to the fourth power. So meron ka ng J value na 0.497. Ngayon, shear stress na tayo. Kay point A, alam natin dito sa diagram ng point A nyo ay nakalocate dito sa pa-radius. So meaning to say, itong rho mo ay equals C or equals R. Kaya nangyari dito, TC over J, direct sub, 12.5 times 0.75 radius times all over J. Ganito na. Next, kapag naman daw kay point B, which is nasa loob na siya ng area ng circle. So meaning to say, ang radius niya, mini radius na lang or maliit na radius. So ang distance niya from your center daw ay 0.15. Kita naman dito sa diagram. Ayan, 0.15. So ganun lang din. Magbago lang talaga yung value ng rho. Yung T, yung J, hindi siya magbabago. Kasi hindi nagbago yung material, hindi nagbago yung composition ng cross-sectional area mo. Basically, your J mo at yung torque mo will be the same all throughout. Magiging 3.77 na siya. Ito naman, ganun din. Ito is... Ito hollow to eh. So bakit siya naging hollow? Siya ay pipe. So meron din. Tsaka sinabi naman talaga may inner diameter na 80 at outer diameter na 100. Tapos, may ganito siya. So, meron kang distance na ganito at meron kang distance na paganto. So, meaning to say, meron kang torque value talaga dyan kapag nag-summation ka ng torque Ky. So, yan. So, dito, sa sample problem na to, meron siyang pipe na ginamitan ng wrench. Tapos, ang tinatanong is ano bang magiging shear stress?
Ito, wait. Kailangan mo natin alamin yung internal torque, which is ito. So, meaning to say, dito at point na to, so meron siyang torque dito. Kita nyo naman. Kasi matwi-twist yung pipe natin. Then, may corresponding forces involved. So, meron nga daw 80 newtons involved. Kaso, yung kamay ni tao is magkaiba yung distance niya from your center or your center pipe. So, from the left side, dito ay 200 mm. Dito naman sa right side daw ay 300. So, kapag nag-summation of torque ka, ganito lang yung mangyayari. Wherein, yung torque ko dito, ang naging positive is yung, in-assume nilang positive is yung clockwise. Kaya yung 80 times 0.3 plus 80 plus point times 0.2 minus torque is equal to 0. Ngayon, magkakaroon na tayo ng value ng torque na 40 Newton meter. Ngayon, polar moment of inertia tayo. So, dito sa polar moment of inertia, pi over 2 inner radius to the fourth, hindi pala, outer radius to the fourth minus inner radius to the fourth. Ito na yan. So, yung 0.05 galing sa 100, 0.04 galing sa 80. So, ito na yung lalabas na sagot. Direct sum. Then, ang tatanong lang dyan is yung torque ng outer tsaka torque ng inner. So, syempre, yung torque ng outer, ang gagamitin nyo is yung outer radius or yung outer C. And yung inner radius nyo naman, syempre, hindi yung inner C. Or yung 0.04 tsaka 0.05. Then, kung pansin nyo dito, hindi ulit nagbago yung torque. Hindi rin nagbago yung J, hindi nagbago yung torque, hindi nagbago yung J. Yun na yung sagot. So dito, ano bang kailangan nating matandaan sa torque? Yung J. Kailangan nating matandaan yung J. Tama ka dapat sa J, tama yung assume yung distance. Though sa min sanay na naman tayo mag-summation ng moments. Ang torque naman is parang moments din kasi pareho sila ng unit. Newton meter or should we say unit of energy. So dito sa power transmission, ganito lang yan. Power is equal to torque times angular velocity kasi ang torque natin is Newton meter. So sabihin na natin siya ay joule. Tapos ang angular velocity nyo ay 1 over second or sabihin natin RPM, RPS, ganon. Wherein, ang RPM ay 2 pi radians. Mga tanda, basta yun. Na kung saan ang radians ay unitless. So meaning to say, this is equivalent of inverse time. So kung siya inverse time, meaning to say, mangyayari dyan is power over time. I mean, energy over time, meaning to say, siya ay power. Parang 2 pi FT lang din. Ganun na. So in short, unit analysis lang ang gagawin dito. For example, ito. Meron daw tayong shaft na magta-transmit ng 5 HP. So meron tayong power na 5 HP. Tapos may W din tayong 175 RPM at may allowable tayong torque. Hindi wala. May allowable tayong shearing stress na 14.5. Ang tinatanong ay diameter. So through conversions, malalaman natin na ang power kung gagamitan natin siya ng 550 foot-pound per second over 1 HP, equivalent siya to sa 2,750 foot-pound per second. Tapos, itong 175 RPM, ginawa niyang rad per second para mangyari is rad, maging yan is 18.33 per second kasi yung rad is unitless. So, yung rev per minute ay equivalent sa 2 pi rad over 1 rev. Kasi yung 1 minute, syempre, 1 minute over 60 seconds. Tapos, ganito, direct sub ka lang, may makukuha ka ng torque. So, mangyayari lang dito, makakancel out lang siya to each other. So, magkakaroon ako ng torque value na 150.1 foot-pound. So, literal lang siyang direct sub. Kasi kapag dinivide mo yung rad per second sa foot-pound per second, makakancel out yung second. So, foot-pound na lang yung matitira. Next, ito, so basically, your torque, I mean your stress equal sa, di ba stress mo, equal sa Tc over J. Wherein yung C ay yung radius mo, tapos yung J mo naman ay equal sa pi over 2 radius to the fourth.
Kaya ganito yung naging equation niyan. Itong part na to is yung J. Yan. Tapos ito yung C, syempre. Yan, ito yung C. Tapos equals, ganun. Ito. So, hanggang sa makaroon ka ng value na C na 0.429. So, di ba, alam naman natin dito sa torsion, your C is equal to your radius. So, syempre, ito times nyo yan. Tapos, ang tinatanong kasi, nearest 1/8 inch. So, round up tayo. Kasi, di ba, sa materials, sa pataas ang gana natin, hindi sa pababa. Kasi, kung nasolve mo na nga siya ng ganun, ba't mo siya pabababain pa? So, anong pinakamalapit na value kay 0.858 na in terms of 1/8? So, it's either 6 over 8 or si 7 over 8. Si 6 over 8, equivalent sa 3/4, so siya ay 0.75, bawal siya. So, si 7 over 8 naman, equivalent siya sa 0.875, which is higher than 0.858. Kaya, siya ay pasok. Kaya ito yung final answer natin. So, ito, direct sum lang din talaga. Basta unit analysis na lang in terms naman sa power. So sa power naman, unit analysis yung kailangan nating pagbasehan. Then ito, ang galop twist, kailangan natin tandaan na ito. When your angle of twist is basically equal to your torque times length all over J, G. Wherein yung G is your polar moment of inertia. Di ba? Modulus of elasticity ng shear. Pwede siyang equate sa PN over EE kasi kung tandaan nyo, di ba ito is deformation. Yung force mo, equivalent sa torque. Yung length mo, length pa din. Yung A mo, siya naman yung J. Wherein parang magkadikit lang naman. Tapos yung E mo ay parehong modulus of elasticity. Kaya sabi dito, the similarities between the two equations can should be noted para madali ninyong tandaan. Ito lang yung kailangan yung tandaan kung sakali naman na ang tanong ay is angular angle twist. Yan. Kapag yan ang hinahanap. Ito, right-hand rule. So, tanda lang dito sa right-hand rule, positive lahat ng yun, yung kurba ng kamay nyo, siya yung kurba ng positive na kung saan ganun ang ikot ng torque, ganun din yung basa ng angle. So, yung kurba ng kamay nyo, pa ganun. Tapos, kung saan nakaturo yung kung saan nakaturo yung arrow nyo, siya yung magiging axis nyo. So, yun lang naman yung purpose ng right-hand rule. Para magkaroon tayo ng same sign convention with regards sa positive at negative values. So, yun lang naman yung purpose ng right-hand rule. Wherein, madi-display naman siya further mo dito sa samples natin. Ito, for example. Dito daw may 80.
Yan, dito ha. So dito, may positive 80 tayo. Kasi bakit? Yung kurba ng kamay mo is paganito. Diba? So may positive 80 ka. Ngayon, yung positive 80 mo, bumawi ng 150. So 80 minus 150, kaya pumatak ng 70. Negative pa. Ngayon dito, bumawi siya ng negative ng 60 ulit, which is positive. Kaya dito, nagkaroon ng negative 10. Hanggang sa ma-reach na yung 0 na, nag-0 na siya. Dito pala yan. Yan. So, yan yung right-hand rule natin. So, ito, pwede natin siyang i-relate sa shear diagram natin or sa moment diagram natin kasi magkakonekta siya with each other. So, kung pati nyo dito, nag-80 muna ako, tapos bumawi ng 150, kaya naging 70 na lang. Tapos bumawi ng 60, kaya naging negative 10. Bumawi ulit ng 10, kaya naging 0. So, para din siyang shear diagram in a sense na torque naman yung gamit dito. So, in terms naman ng TL over JG, hindi ganun lang, summation lang. 80, 70, at 10 lang ang gagamitin nyo. Ito, ito, ito. Yun lang ang gagamitin nyo. Yun na yung pinaka-summation ng angular deflection. Yun pala, angle of twist. May sample ba dito? Ito. Yan. Ito na lang. So dito, nagkaroon lang din ng sample. Tapos may given lang agad dito na 80 GPA. So dito, kay gear A may 150, kay gear C may 280, kay gear D may 40 rather. Tapos may kanya-kanya siyang distance. So kung magra-right hand rule ako, nandito yung kamay ko. So pag ganito yung positive ko. So dito, kung magdo-drawing tayo, ang una talaga is 150. Diba? Ngayon, from 150 dito, pupunta kay C, nagkaroon ng 280. So, meaning to say, bumawi siya ng 280. So, meron na ngayon akong negative 130. Tapos, dito, bumawi ako ulit. Bumawi pa ako. Kaya naging negative 170. Hanggang sa nag-zero out na siya. Kasi hindi na siya naikot dito. So, tatlo yung area natin. Ito, ito, at ito. So, ito yung torque AC, torque CD, at torque DE. So, from A to C, meron kang 150. From C to D, ang nagana na sa kanya ay negative 130. From D to E, ang nagana na is negative 170. Tapos, polar moment of inertia, yung J natin, since ito ay circular shaft lang, syempre, pi over 2, r to the 4th power, wherein yung radius mo ay 0.007. Kasi ang diameter mo ay 14 millimeters. So magkakaroon ka na ng J na ganito, tapos TL over JG hanggang sa mamatay. So yung length mo, dependent sa length nito. AC, CD, DE. AC, CD, DE. Torque nyo, AC, AC, CD, DE. Tapos yung J nyo, constant lang yung dalawa. Tapos ang G nyo, constant lang din. Kasi hindi siya nagbago ng material. So yan. So meron ka ng value ng angle of twist na negative 0.2121 rad. So yun. 470.
So yun lang, may ano ba kayo dito? May questions kayo? Set up ko na yung ipopost ko. Paano mo po sa post? Raise lang kayo ng tanong kung may tanong kayo. Gawa lang ng assignment yung quiz to natin. Attach ako ng file. Yes po. Sir, apto ano po ang quiz? Tatlo lang. Tatlo lang. Saan po ilalagay? Walang direct pa din. Bale, maganap na kayo ng short o long? Short na lang para madali yung scam scanner. Okay po sir, thank you. Mas madali ba short yung scam scanner? Tapos yung format, siyempre yung sinabi ko sa inyo format ng pagsasagot. Hello. Please. Yes po. Good evening po sir. Kailan po pasahan ng problem set since ang exam po namin sa mechanics ay weekdays? Weekdays? May paso yung Sabado? Meron. Sabado na lang. Sabado na lang magpapasabit ng PSET. Tapos, file name ay... Wait lang. Sir. Yes po. Sabado po ng ano po, midterm week o week 18? Kung nandito pa kayo sa BSU ng week 18 eh, gusto nyo ba? Wait lang, ano ba yun? Kailan pala yun? Yun ay... 26? Ano ba? 27? Ge, okay, 27 na lang. May klase pa ba nun? Nasa school pa talaga kayo nun? 27? Magpapare-removals po. Ay, mga ganon. Magpapasa din po kami, sir, ng visit sa termo nun. Okay. Ah, termo din yon. 27. Okay, 27 na lang. Para matagal-tagal din. Mabilis kasi kung next week na papasabit, eh, mag-aaral na kayo. Mag-aaral na kayo by Monday. Okay. Sabihin ko na lang 27 ang submission ng visit. Okay na yan. Tapos, scan. Scan your... So yun, wait lang. Due date. Ang bandit ngayon? Okay. Tapos ito ay new topic. So, ayan. Bali, popost ko na yung quiz nyo. Short lang. Gagawin ko pala short man paper. Yes po. Sir, isasalat pa po ang questions. Huwag na. Sayang oras. Nga po. Okay po. Ano na lang? Yung complete solution na lang kung paano kayo sinabi yung mag-solution. Given required schematic na lang. Kung kailangan. Kung hindi naman, hindi. Katulad nung ano. May tanong ba dito? Hindi ko tandaan eh.
Yan lang, wait. Tapos yung ballpen niya, mahirap i-scan pag lapis. Gawa lang pa namang alam niya niya. Mahirap lang mag-scan na lang ang lapis. Assign ko na... Eh? G. So yan. Submit niya na lang ng before 12. Yan lang. Wala naman kayong tanong. Dismiss ko na to para makapag-start na kayo. Yan po. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Bye, sir. Love you. Bye, sir.